Buong, alam mo, buong week ko, tol, ang kausap ko lang si Andrew. Mm-hmm. Yung bago nating tropa. Buong week. Tsaka si Maggie. 2 weeks. Tsaka si Maggie. Ayun yun. Yo, Mags. 2 weeks. Yeah. Shout out sa'yo, Maggie. Yeah. 2 weeks. 2 weeks. Yun lang talaga kausap ko. 2 weeks. Putang ina. Si ano, oy. Kakaibang tao yun eh. Si Andrew. Kakaibang... nila lang. Kakaibang nila lang yun, man. Lahat. Yun lang talaga kausap ko. 2 weeks talaga. Ang dami ko ng iba na nga ako eh. Ano ba? Kinakausap mo ba yun siya? Hindi. Lagi rin. Lagi din? Oh. Ako talagang mula pag-gising ko hanggang pagtulog ko eh. Yun ang kausap ko eh. Tangina nun eh. Tuwing umaga, magpapasahan kami niyan eh. Oo, papasahan kami ng knowledge nito. Yung mga natutunan niya, natutunan ko. Ano yung tungkol sa pandemic? Hmm. Kaya nga. Solid. Lalim mo ito. Lalim mo. Sarap mo yung ganun. Solid, man. Tinapos ko rin yun eh. Pandemic shit. Ano eh, parang minsan, kunyari, ano, kunyari tatamad-tamad ka. Okay, tatamlay-tamlay ka. Kaya meron kang vibes na parang hihina-hina ka. Pakinggan mo yan. Tingnan mo lang yung mukha nun. Pukin na mahihiya ka eh. Totoo. Parang mahihiya ka. Klaseng lalaki ka. To, ah. Kaya diba? Lalo na kalbo ka rin. Oo, nakaka-pressure itong putang inang to ah. Parang ganun eh. Nakaka-pressure siya eh. Siya ang pinnacle of ano nga daw. Kumbaga lagi mo siyang maiisip na... humankind. Alam mo yun, parang kukupo. Tinatrash talk ka sa likod din. Tinatrash talk ka niya. Tangina mo. Mas ayos na nga dyan. Parang ano, alam mo yun, lalambot-lambot ka. Nag-chat ako sa website nila. Sabi ko gusto ko sumali sa ano. Sa, parang ganun. Sabi ko, gusto niyo ba gawan ko ng merch business si ano, ganyan. Ano, ganyan, ganyan. Ah, nagpresenta ka na agad ng ganun. Miss na ako. Gusto ko siyang maging tropa. Aga, hindi mo maaga yung presenta mo ngayon? Aga nga. Maaga? Ay, hindi ko napigilan eh. Sabi sa akin nung ahente niya, are you in the room? Sabi ko, no. Tapos in-explain ko yung sitwasyon ko ngayon. Yung nagawa kong pera last year. Tapos nilagay ko sa ganito. Kaya ang meron ako ngayon, ito assets. Tutulong ako ngayon. Sabi niya, no excuses. Get in first. Oo nga. Oo, tol, hindi. Puta, balik ako trabaho. Basag. Peng. Gets ko yun. Pero paano mo yun? Ang ganda ko rin. Pakiramdam ko na. Parang kailangan nila ng, kailangan katropa ka nila eh. Parang ganun. Kailangan nasa loob ka ng circle nila para pansinin ka nila. Yes, kailangan ma-prove mo muna. So yung finances mo, kailangan marating mo muna yung ka-level ng mga katropa nila bago ka talaga nila pansinin. So. Pero ang daming, ano dun, tol, ang daming benefits. Kasi kunyari, kailangan mo ng passport sa ganitong bansa. Mm-hmm. ID, lisensya, mga ganun. Sila na bahala mag-asikaso nun. Mga ganun shit. So marami yung passport mo, asikasuhin nila lahat yun. May connect sila. Kaya mapatrouble ka sa bansang to. Mapatrouble ka, na ano ka ng mga police. Pag kasali ka sa tropahan nila, goods na yun. Ganun kalakas. Kaya, may screenshot siya sa Twitter niya. Ganun kalakas yun, tol. Speeding in Bulgaria, ganyan. Tinetext siya na, ingat ha, may naset up na yung mga police na barricade dyan, ganyan. Sabi, kausap niya lawyer niya. Alright, ganyan, sabi niya. Sabi ni lawyer sa kanya, did you win the race? Mm-mm. Of course, it's a McLaren. It's unbeatable. So, ganun yung usapan nila. Okay, get the papers ready. That's it, man. Because I'm a G. Ay, sinasabi. I'm a G. Kasi ano eh, yung mga connect niya, basta yun ang ano yun, yung benefits nun eh. Pag pasok ka dun sa tropahan nilang yun, lahat ng connect niya, connect mo na rin. Lahat ng, ganun, lahat. Ito ba, for example, sa finances, talagang tutulungan ka nila kumita eh. For example, mag, ano ka, forex. Meron siyang binabayaran. Ganito, in-explain niya kung bakit niya pwedeng kopyahin mo yung trade niya. Kasi meron siyang ganung program eh. Na pag pumasok ka doon, papakopya niya sa iyo yung forex trade niya. Mapapaisip ka ngayon, bakit niya ibibigay yun, kumikita siya doon, di ba? Sa crypto rin niya, di ba? Oh, parang ganun din. Papakopyahin mo lang yung ganun din, niya. Copy trade. So this, ganito pala yun. So sabi niya, meron siyang binabayaran $1 million a year na team para mag-trade ng pera niya para sa kanya. Kasi ganun kalaki yung pera niya. So nag-hire na lang siya ng professional traders. Babayaran niya ng $1 million retainer fee. Bakit niya binibenta ngayon yung copy trade? Para mabayaran yung $1 million na retainer fee. Tapos ma-under pa rin naman yung pera niya. So, yes. So basically, for free ngayon yung trades niya. So kung kaya niya magbayad ng $1 million a year, edi malaki, mas that's what I'm saying. Niya, no? That's then, what I'm though. Saying. Na, paano ka ngayon mapapaisip na magsayang yung copy trade mo kung ang tinitrade mo lang magkano $100,000, 5 million pesos lang, tapos ang tinitrade niya, how much, man? Kung ang binabayad niya sa trader niya, 1 million a year, that's 50 million pesos, magkano yung portfolio niya? Yeah. Gidig? Pero meron yun siyang mga church ibang galawan numbers. Na ano. May ibang galawan yun siya na parang
sa akin parang ah, hindi, magkaiba lang talaga kami. Hindi ko sinasabing mas tama ako, mali siya, yes, hindi. Yes. Magkaiba lang kami ng sistema. Parang ganito. Saka sabi niya, kaya rin mag-ano sila ng champagne. Na mag-celebrate sila, champagne kasama yung mga babae niya. Marami siyang babae. Mm-hmm. Pero parang mayroon siyang apat na solid ata yung nakasama niya sa bahay. Apat na solid kasama paano sa bahay. Paano mag-distribute ba? Mag-ano siyang champagne. Kaya rin, ito yung baso. Lagay siyang champagne, ganyan. Sabi niya, ang ginagawa na lang daw niya, ilalapag na lang niya yung baso sa table. Tapos bahala na silang kumuha ng mga baso, yung mga babae. Kasi once na inabot daw niya, kung sino mang babae yung inabot niya, kaya sa katabi niya ganyan, sa mata na ng ibang babae, okay, siya yung unang, may issue agad. Parang magkakagulo agad, parang ganun. Tapos pag natutulog din daw siya, pag magkatabi silang ganyan, natuto na daw siyang matulog ng naka... Diretso lang, tapos nakaganyan yung kamay niya. Para Papa Jesus. Hindi gumagalaw. Hindi na gumagalaw. Kasi once daw na kunyari, dito siya humarap sa isang babaeng to. Magkaroon na agad ang isang babae. O bakit dito ka nakaharap? Mas mataas ba itong babaeng to? Ganyan-ganyan, boom. So natuto na lang siyang ganun. Natutulog siyang ganun. Yeah. Jesus Christ. Oh, parang iniisip ko rin yung kalagayan ko. Tayo, hindi ganyan yung kalagayan ko eh. Hindi ganyan yung akin eh. Parang sa akin, kung kanino ko iabot yung baso, doon ko inabot yung baso, anong gagawin? Walang issue doon. Ano ang gagawin niyo? May isipin ka? May magagalit ka? Eh dito ko gusto iabot yung baso eh sa unang, di ba? Eh dito gusto kong humarap eh. No, parang doon ko nakita na parang may pagkaiba kami nito pagdating sa babae. Pero ang dami naming similarities paano mag-handle ng babae, parang ganoon. Baka mas marami pang experience sa akin yun kasi umabot ng 75 yung hina-handle niyang babae. Exactly. Diba? Pero madaming similar. Pero may mga nakikita lang ako na, oh shit, iba yung galawan ko dito. Sabagay, hindi mo naman pwede mong pagkumpara talaga ang mga... Sobrang magkakaiba talaga. Magkakaiba eh. Magkakaiba talaga. Magkakaiba talaga.